So kanina nandun siya. Lalo pag meron akong mga ginagawang feeling ko matutuwa siya. Meron ako kasi voice coach ko yan literal eh. Siya rin yung kung coach sa The Voice, siya rin yung voice coach ko. That is my wedding vow. Yung song, hindi ko siya kinakanta sa gigs masyado kasi sobrang konting pagkakataon lang. Kasi yung song na yun, personal na personal, hindi ko siya nirelease para maging like, hit or whatever. Hindi ko siya, nirelease ko yun kasi it's my wedding vow. Gusto ko na siyang, gusto ko rin siyang i-share sa mga tao. Kasi yun mismo yung kinanta ko sa atin. And kinanta ko siya kanina in front of me. I can't hide na maging emotional nung time na. Sana na-appreciate nyo at nagustuhan nyo rin yung song. Sulit yung palo. Sabi mo. Pa yung presence ko pag nandiyan si Casey, no? Iba rin. Kasi kahapon wala siya. So may The Voice ano siya. May The Voice. Mga coach. May live sila. So kanina nandun siya. Lalo pag meron akong mga ginagawang feeling ko matutuwa siya. Meron ako kasi. Voice coach ko yan literal eh. Siya rin yung kung coach sa The Voice. Siya rin yung voice coach ko. So pag may mga times sa feeling ko parang kunwari, parang kunwari, sa palagi, meron akong ginagawang run doon. Pag ginawa ko yung run na yun, tumitingin ako sa kanya kasi tapos gaganon siya. Tapos gaganon siya sa gilid. So yung nagustuhan niya. So, happy ako na nandun siya the whole show kanina. Kaya iba rin yung experience na nandun talaga siya. But, gusto ko kasi siyang manood lang. To enjoy the show. Kasi pag nag-guest siya, nasa backstage siya. Eh, hindi naman kasi namin alam na magiging 2 days. So, nung una, may voice taping siya. Tapos itong pangalawa, kasi since kapag wala siya. Tapos pag nag-guest siya ngayon, hindi siya makakanoon. Nasa likod siya, hindi niya ma-enjoy yung show. Gusto ko ma-enjoy niya yung show. So, that's why I want her seated in front. Kasi, doon concert na to, sa kanya nagsimula. Siya ang una na pitch ito. Pati, to the point, hindi ko nasabi kayo na sa concert, to the point na pati set list, siya yung una nagsusulat. Wala pa akong ano nun, wala pa akong idea nun na, kasi hindi ko siya naiisip kasi talaga. Parang ano mga kantang kakantahin ko, hindi ko pa, ayoko isipin. Kasi nasa stress ako or kinakabahan ako, siya yung una nagsulat ng mga first 10 songs siya. Nilatag niya sa akin, okay, dito tayo magsimula. Ito yung mga pwede mong kantahin, mamili ka, ano pwede makita. Ganun level. Of course, isa sa title, bakit yung maganda at successful ang concert mo dahil sa director mo, si John. Of course! Most probably, Direk John. Direk John! Eto na siya! Grabe tong taong to. As in, sinabi ko kay Direk John nung muna, Direk, hindi po ako sumasayaw. Hindi po ako kwento lang po kung meron ako at mga kanta mo. Tinambala mo, tulungan mo, para mahatid natin sa mga tao yung kwento. Kita nyo naman. Hindi, sinabi ko naman kay Teach nung actually yung napanood nyo, siya talaga yun, yung kwento niya. Extension talaga ako dun sa narrative niya. I mean, kung ano lang yung nasa puso niya, kung ano yung nasa isip niya, kung ano yung nilalaman ng kanta niya, yun yung visualize ng whole team para mayatid natin sa mga manonood for 2 days yung gusto niya na maging inspirasyon. Kaya sobrang blessed ako to work. Sabi ko nga, Teach, alam mo, sobrang when we were rehearsing, yung recording. Sumasama to. Lahat ng rehearsal, kasama siya. Kahit band rehearsal. Kasi gusto niya marinig, gusto niya makita step by step. Yeah. Tsaka we were building it together. Yeah. So, yung pag may naisip siya, nangangalak siya nangyayari, dun siya nagpupoto sa mga rehearsals. Kaya, sobrang congrats, bro! Bro, grabe, Direk John. I love you, Direk John. Ano ba to? Sobrang, I'm so happy.